pinaghihiwalay nila dati yung babaeng lalaki pagdating ng lampas 7 years old kasi merong naanakan na bata at the age of 7 years old, sinasabi nila na nakakabuntis na daw yung lalaki. So, mula nun, pinaghihiwalay na yung babae. Dahil na yan is mga libingan talaga yan, be. Imagine, so para siyang pyramid na tinabunan ng lupa at naging small hill. Wow, ito, climbing up to the top is punished by 20 million won, fine, or prison of 2 years, oh my God. Sobrang dangerous talaga nito, be. Kasi ba kung nagkataon, naiwan ako ng train. So, good morning guys. Breakfast muna ako dito for a while. Dahil maya-maya, may tour na ako. Buti na lang malapit lang ako sa pick-up point. Like, 1 minute, 2 minutes walk. So, binuksan ko na to guys, oh. Binili ko 7-Eleven. Ito siya, pag kinagat mo, ang sarap niya. Ang lambot-lambot niya. Tapos may melted chocolate siya sa loob na parang a texture na ng whipped cream na chocolate, you know, parang mousse. So today, it's a tour, so marami na naman itong lakaran, kaya pagod na naman ako nito. And it's gonna be a very long day. Very long day. Kuno ko systematic guys, nag-alarm ako sa sarili ko para alam ko yung oras. Ayun yung oras ko dahil para bumaba, pero ahead ako sa sarili ko. Ayun yung select ko alarm para sa checkout ko. Which is 20 minutes advance before the real check. Hi babe, it's me Francis Kendi and welcome back to my channel. Andito tayo ngayon sa Gyeongju, Bulguksa. Ito ba yung old capital ng Silla Dynasty, bali yung old empire ng Korea. So ngayon babe, papasok tayo dito sa, ito yung pinaka-entrance nila. So sabi dito babe, ito yung parang protector ng Sky Nation, parang ganyan. So, as far as I know, so yung may pinaka, so yung the best one, kasi siya mayroong hawak na pagoda. Oo, meron sila iba't ibang hawak kasi guys. So, ito si Dragon, si Sword, ito si Music, and sa kanya si Pagoda. And this one, it represents the Japanese. Oo. Kasi, nung unang panahon be, yung mga Koreans, ginagawa nila itong mga temple para iligtas yung sarili nila mula sa mga Japanese na mananakop. Kumbaga, based on history to be ha, yung mga Chinese daw, pag sinasakop sila, gusto silang mapasama sa imperyo. Oo, yung Japan, pumupunta raw dito para sa pagkain, para sa natural resources. So, ang ginagawa ng mga Korean dati, is nagtatayo sila ng mga temple para kay Buddha and para protektahan sila ni Buddha. So, yung topic na ng tour natin dito dahil nga it's about the former capital ng Silla Dynasty. Actually, Silla, dun nagmula ba yung pangalan na Seoul. Actually, yung Seoul, so yung sasabi nila dati yung Silla talaga. So let me tell you more about this place, be. So dito, be, dito tayo ngayon, be, malapit sa temple ni Amitabha Buddha. Oo, kung hindi ako nagkakamali sa pagpronounce ng pangalan niya. So dito guys, sa loob ng kanilang temple kasi, di ba, tinuyo nila itong temple to para kay Buddha, para protektahan sila. And dito guys, makikita nyo yung mga unique na mga lanterns. So itong mga lanterns na to, be, di ba, makikita nyo maraming mga nakasabit. Wish nila yan, be. So, dito, be, sa Korea, meron dalawang uri ng lantern. Merong itong pink, pero red yan, be. And meron din ditong mga white. Itong mga pulang lantern, be, nagsisimbolize sila ng mga wish, positive wish ng mga buhay. Ganyan. And ito naman, ng mga puti, is mga wish naman para sa mga taong yumauna. And dito, be, para makapaglagay ka ng wish dyan, may bayad yan. Ang bayad ay 100,000 Korean won. So, kung mag-wish ka, medyo mahal, no?
Oo. And dito ba, naniniwala rin si Rabe na may dalang swerte yung baboy. So dito ba, merong statue, golden statue, parang bronze maybe siya, ng baboy, na pag hinawakan mo raw yung, hindi lang yung pet na, dapat yung ilong mismo, kasi doon lumalabas daw yung swerte. Like, meron sila painiwala na meron daw Korean na hinawakan niya to, nag-pray siya na sana yumaman siya, the next day, nanalo daw siya ng loto. So, sa akin, Ben, nung hinawakan ko siya, ang nangyari, naging reunion lang. Sabi ko, oh, may luksa ng dugo. There's a guy, Korean guy, he came here, he touched the pig and make a wish to the kid, the pig. And also, he made the same wish to the Buddha. His wish was, please give me a big prize on lottery. And then he got the first row. That's why he's on the news. So you can see that actually there's no pattern on the back of the pig. Yeah. So you can also make wishes. But I try a lot, but I'm still not that rich. I guess maybe, you know, I put a microphone and being noisy every day in front of Buddha, maybe Buddha's angry at me. No, just kidding. Meron dalawang baboy, be. Ayun yung una, meron pang isa. Pag nakita mo yung pangalawa, mas swerte ka daw. At pag siya, pag nakita yung pangatlo, pag say hello ka sa akin. Char. Ah, there. It's a totally same shape as the golden pig, but just part of them is covered by the roof. You can come this way. Come. So minsan ba sa mga drama or minsan pag nagte-travel kayo, makakita kayo ng mga ganito. Yung mga pinagpatong-patong na bato. So sila, niniwala sila dito na it's some kind of a resemblance for a pagoda. And a pagoda is very important structure para sa mga Buddhist. So yung iba ba, gawa ng mga Buddhist. Yung iba naman, gawa ng mga tourist. Naniniwala rin sila dito ba na sa Buddhism kasi ba, kailangan pinapractice yung silence. Kasi with silence, doon ka magkakaroon ng focus. Yan, pag meron kang focus, doon ka makakapag-perform ng maayos at doon ka papakinggan ni Buddha. Try natin maglagay ng wala tayong sinisira. Ito na lang para safe. Ay, may wish. Ah, sabi ko sa inyo eh. So dito be, meron kayo makikita ang dalawang hagdan. Diba, merong babang layer, second layer. So naniniwala sila na itong layer na to ng hagdan, sinatawag nila na parang blue cloud to the sky and white cloud to the sky. Kasi naniniwala sila na ito kasi guys, isang temple to ha. So itong temple na ito, pag umakyat ka dyan, is papunta ka kay Buddha. So pumunta ka ng sky. So wala dito yung bata na makikita natin si Jesus. Makikita nyo dito si Buddha. Okay, Buddha be. It's a Buddhist temple. Kaya siya tinawag na blue and white bridge to the sky. Kasi eto, meron silang ganyang guys na parang gutter kung saan bumabagsak yung tubig. So dati itong area na to sa baba is pond. So pag umaga be, yung tubig babagsak dyan, nagkakaroon dito ng fog. And then yung fog na yon, yung effect niya is parang nasa sky yung temple. At ngayon naman be, itong area na to is it's a national treasure na ng Korea. Kaya may harang na siya at hindi na siya pwede basta-basta ang daanan. So ngayon be, tapos tayo sa ating first destination. And dahil lunchtime na, eto na be, kakain na tayo. Dito be sa lugar na to, sikat dito guys yung kanilang bibimbap, yung kanilang beef stew, yung kanilang beef bulgogi, at even be yung beef tartar. So yung beef tartar be, hilaw siya na baka na inislice ng maninipis, tapos maliliit, hindi maninipis, at merong itlog. Sabi lang natin, para siyang beef salad. Huwag kayong magpanggap na kadiri, kumakain tayo ng kinilaw. Tsaka yung iba nga dyan eh, kahit hindi nga niluluto, hinugasan ang kinakain mo, diba? Ikaw pa. So yung food namin dito be is pre-ordered. Bago pa kami dumating, naka-ready na guys yung pagkain, nakakatuwa. So meron ako ditong burger patty. And siguro yung kwento ko na lang sa inyo para hindi nakaka-awkward later sa mga katabi ko, no? For the record, sa tour,
yung kinain natin kanina is 13,000. So, pati lang siya. Tapos, kanin, side dishes. Nakakalungkot. Today's video, I'm your tour guide talaga dito. So, kung ano man yung natutunan ko dito, i-share ko sa inyo dito sa ating video. And right now, Ben, nag-change na ako ng outfit dahil amoy pagkain ako. And nandito na tayo ngayon, Ben, sa ating second location. So, kanina dinaanan namin itong bridge na ito. Actually, itong bridge na ito, Ben, is new. 5 years pa lang yan, Ben. Pero, historically, pinagtatalunan ng mga historians dito na sinasabi na meron talagang bridge daw dyan. Though, walang record, walang painting or anything. Sabi, di umano, meron daw bridge dyan. And pinagtatalunan niya ng mga historians kung ang bridge ba dati is merong rooftop. Kasi ito meron. Pero ginawa nila meron. Pero hindi pa rin nila alam. Kasi walang record. Hindi kasi nag-vlog sila nung unang panahon. Nakakaloka. Ciao. On this area, be, meron sila dito Hanok Village. It's a very cultural village na authentic Korean talaga. So, noong unang panahon, be, itong area na to is bahay ng isang mayamang family dito, be, sa Korea. Or nung panahon na yun is under pa sila ng Joseon Dynasty. So, sobrang laki niya for me, ha? Pero sabi nila, maliit lang daw to. Kasi, mga businessman lang daw sila. And sa hierarchy ng society nila before, mas mababa yung businessman. Ang pinakamataas yung mga nag-aaral. Ito, yung pinakakwarto ng tatay. Sabi nila, noong unang panahon sa kanila, kailangan yung pinakamataas na bubong is para sa tatay. Dito sa gilid is yung anak na lalaki, and dito yung kanilang entrance. Sa tabi ng entrance, dyan nakatira yung kanilang alipin. At sa likod naman ng bahay, binang tatay, doon nakalagay yung parang shrine ng mga yumao nilang kamag-anak. Tapos sa kabila naman, nakahiwalay yung nanay at saka yung mga bata. Oo, be, yung mga bata, not necessarily babae, kasi magkasama naman yung babae at saka lalaking bata under 7 years old. Kasi dati merong chismis. Oo, chismis. Based on record pala ito, no? Based on record, pinaghihiwalay nila dati yung babae at lalaki pagdating ng lampas 7 years old kasi merong naanakan na bata at the age of 7 years old. Sinasabi nila na nakakabuntis na daw yung lalaki. So, mula nun, pinaghihiwalay na yung babae at lalaki. Ewan ko lang kung napanood nyo yun sa mga Korean novela sa Pilipinas. Parang ganoon ata yung sa Jumong or what. Tapos dito, be, ang paniniwala nila, kailangan talaga, kahit mag-asawa, be, hindi sila magsasama. Maghihiwalay sila ng kwarto. Oo. At sa paniniwala nila, be, pag nag-asawa ka kasi, hindi ka pwedeng lumabas ng bahay mo. Hindi ka pwedeng lumabas. Kundi, bawal ka rin lumabas hanggat hindi ka pa nag-aasawa. So, buong buhay nila, nakatira lang sila dun sa kanilang sariling courtyard. Reason lang para makalabas sila is, una, pag mag-aasawa na sila, pag may sunog, nakalimutan ko yung pang-apat, pangatlo, yung pang-apat, pag patay na sila, doon lang sila makakaalis dito sa tinitirahan nila. Ito yung kanilang mga lagay ng pagkain. Yung maliliit is lagay ng sauce, yung malaki ay lagay ng kimchi. So ito na nga, tumatawid na kami dito. Ang daming nangyari sa vlog na to dahil, guys, nilalaman ko talaga yung pagkuha din ng picture. I-follow nyo ako sa Instagram para makita yung picture ko dito. Tumawid kami dito sa tulay. Ay, actually, hindi pala tulay ito, no? Pero parang tulay na din. Oo, para may magandang spot na picture taking dito sa kanilang bridge. Hindi ko alam, guys, kung magre-reflect sa video kung gaano ka-okay itong tour na to. Kasi sobrang fast-pacing, maganda, as in, sobrang spontaneous. Ang dami naming nalalaman bawat lugar. Sana mag-reflect siya pag na-edit ko itong video na to. Kasi alam mo yun, naiinis ako kung hindi ko ito i-cancel kahapon. Kasi kahapon yung tour ko, yung tour guide ko, sabi niya, hindi raw ito maganda. Siniraan niya, guys. Sabi, i-cancel mo na yan. Mag-DIY ka na lang. Kasi magkakalapit lang. Be, hindi, be. Sa totoo lang, sobrang useful na itong tour na to para marami kang makita at malaman tungkol dito sa old capital ng Korea.
Wow! Ben, dito na tayo sa Teletubbies Hill. So naniniwala sila, Ben, na si Buday sumakay daw sa horse. Siyempre, who doesn't want to ride a horse? The heels. At Ben, nabuti na tayo dito ng ulan, Ben. Nakakaloka dito sa kanila parang Teletubbies area. Ito, Ben, nakikita nyo mga parang burol dito, yung mga hill na yan, is mga libingan talaga yan, Ben. Imagine, so para siyang pyramid na tinabunan ng lupa at naging small hills. So dito, Ben, sa area na to, sa panahon kasi nung Silla Dynasty, yung mga hari nila, dito nila inililibeng. Pero hindi nila hinuhukay ba yung lupa. Kumbaga, ipapatong lang nila sa ground, tas tatabunan hanggang sa maging ganyan. And tulad ba ng culture ng sa Egypt, yung mga burol na yan, mga libingan nila, hindi lang basta yung labi nung tao yung nakalagay dyan. Nakalagay din dyan yung kanilang, for mga lalaki, dyan yung kanilang mga armas, yung mga weapon. Tas sa mga babae, nakalagay din sa loob niyan yung kanilang mga jewelries. So, itong area na to talaga is natawag na the Golden City here in Korea. Kasi sa loob niyan, be, may mga golds talaga. Pero hindi sa buong area na ito may golds talaga, ha? Gold ng ngipin, ganyan meron siguro. Wow, ito, climbing up to the top is punished by 20 million won, fine. Or prison of 2 years, oh my God. And alam mo, be, matalino rin sila dito. Dahil alam nila na, syempre, golden area to, at marami nakalibing dito ng mga royalties. Syempre yung mga tao, huhukayin nila yan dahil marami. Be, matalino sila, be, napag-isipan nila yon. Kaya naman, nagtayo din sila dito ng mga panin lang. So, meron sila dyang mga tomb din, mga burol din, na walang laman. Oo, pang char-char lang. So, ito guys, kung nakikita nyo, ayan, dalawa yung pit netong burol na to. Ibig sabihin, mag-asawa yung laman yan. Ayun din, mag-asawa. Kung gusto nyo pumasok dito, be, sa mga tomb dito, mura lang naman yan, around 3,000 won lang. It's up to you kung gusto nyo. Para sa akin kasi, mas ma-appreciate mo siya outside, sa loob. Siguro, it's nice to know the story. And kanya-kanya tayo ng ano, choice. Dito sa area to, marami din cafe. And marami din sila dito ang mga rice and cherry wine. Pinagsama na nila, be. And lalo na sa area to, protected talaga dito yung kanilang agriculture. Hindi ka dito basta-basta pwede magtayo lang ng building or what. Kailangan meron talaga mga permit yan. At hindi lang basta-basta nila pinamimigay dahil inaalagaan nila yung cultural heritage nitong lugar nila. Pero syempre, sa panahon ngayon, yung mga kabataan dito, kahit na napakahalaga ng farming, at hindi talaga basta-bastang i-convert yung mga agricultural area nila dito into something new, ang ginawa nila, para matalino pa rin sila, be, ginawa nilang experience type yung kanilang agricultural area. So, ikaw kung isa kang turista at gusto mong magtanim or mag-ani ng rice or ng cherry, pwede mo yung gawin dito. It's
going back to Philippines, Cebu Pacific. Ah, Cebu. Yeah. Ah, do you know it? Could be. Because I work in a company. Ah, okay, okay, okay. So ngayon guys, bibili naman tayo dito ng kanilang famous na coin waffle. Yeah, thank you. Okay, okay. So 10,000 guys, isang drink at saka dalawang ganito. At least meron ako sa biyahe mamaya na makakain. Oh my God. It's here. Okay. Thank you. Oh wow. Ito na siya guys. Oh my God. We'll just eat this on the street, babe. My God. Okay, this is the famous 10 cents coin here in Korea. Wow. One more. It's so hot. May kilibo usok niya. Where's the cheese? So hot. So hot. I thought it's 10,000 for two. Not even two, I thought. Huh? Ready? Yeah, yeah. What is one and one? What's up, naman guys? Pero what makes this special is yung cheese plus yung image ng coin. This is my friend here, she's Lina. She takes some of my pictures here in my tour. So if you can follow her, I'll add her Instagram here. Thank you so much, Lina. Dito din ba sa area nila, napakarami din nila ditong aesthetic na cafes. So it's something na pwede nyo rin i-try dito outside this tomb area. Ito guys, ang ganda ng lugar dito. Nag-enjoy ako. Parang sa pinunta namin today, ito yung may napakaraming pwedeng makita. Like, gusto ko yung mga tindahan, gusto ko yung mga cafe, gusto ko yung mga tombs. And meron din mga ibang structure na maganda sa picture. Sinisinok ako. So ngayon naman, papunta na tayo sa final stop. Ito naman yung night view dito ba ng Gyeongju. Wow. Okay, when we enter the step at the entrance, they're going to count our members. So please line up in two. So ito na guys yung ating final destination. Ito na yung night view netong Gyeongju. Tama ba? Gyeongju. So itong area to be, sa English niya tawag siya na Moon Pond. Kasi nung una panahon, wala naman dito ilaw, di ba? Yung mga locations dito ngayon, may mga magandang ilaw in fairness. Pero nung unang panahon, syempre, ang meron lang silang ilaw ay ilaw ng buwan. Sa ilalim ng ting ilaw. Ng dilaw na buwan. Tama ba yung lyrics ko? And dito guys, sa area, hindi na ako nakikita. No? Pero narinig niyo pa naman ako yung kwento ko. Sobrang relaxing lang. Kasi merong tulog nung parang yung parang flute, ganun. Ang ganda. So ngayon guys, nakuha ko na yung gamit ko. Ito na sila. Ito na kami. At pagmamadali na tayo ngayon naman papunta sa train station. Okay, sana hindi tayo guys maiwan dahil
We are very much on time. Sabi, ano kasama ko? Are you sure? Why did you do that? Do you like the thrill? There's no fun without this one. So wait, update ko kayo guys. Hanapin ko lang muna sa map. Ano yung best way papunta doon? You are given Texaco. Texaco, yeah. So guys, I feel like I made it. Andito na ako sa train station. Busan station. So I still have enough time. I'm so happy. Meron pa akong 30 minutes bago yung aking biyahe. I love it. Dapat ganun din. I-manifest mo yun that everything works on you. Everything works well on you. The universe is working for you. Empleyado ko na sila. Char. So dito na tayo ngayon, be. And konting lakad na lang. Siguro mga 10 minutes. Tapos kailangan ko lang humanap siguro ng ATM ulit. Kasi wala na akong cash. Hindi ko alam kasi kung maaabutan ko pa yung train sa Seoul. Kung wala kasi, magta-taxi na ako. Hindi ko rin sure kung pagdating ko doon may bus pa. So, as much as possible, gusto ko sana makatipid. So, kung meron pang train or meron pang what do you call this? Bus? Bongga. Kung wala, taxi. Okay, ang mahalaga, naabutan ko yung train ko dito at nakausap ko yung STM ko doon na please, syempre mag-sara din naman ang ano, ang reception. Sabi ko, please wait for me. Late po ako dadating. Andito tayo sa Busan Station. Yeah. We made it, be. So happy. Ang pagkakala ko meron man ATM dito. So, here we are. Okay, what is Busan? Good. Very good. Guys, tignan nyo nga, saan dito yung ATM? Baka hindi ko kapansin eh. Please, turo nyo sa akin. Baka makatulong kayo. Actually guys, nilabang ko talaga bumili ng ticket kasi nagkakaubos talaga ng ticket. Kaya naman, wala na akong choice. Bukas, wait, kabilang kamay naman guys, still nakangawin. So, kailangan ko na, I don't have a choice but to go back. So, ang tanga ko lang, hindi ko na-realize na, ba't di na lang ako nag-book ng ticket mula dito, pabalik naman dito. Ewan ko, nandito na eh. So, anyway, I really love Seoul. Na-enjoy ko talaga yung stay ko sa Seoul. Ito na yung kanilang train station, guys. Pero naghahanap ako guys ng ATM, no? And in fairness dito guys, nagustuhan ko yung kanilang station kasi sobrang laki. Tsaka kahit sobrang laki guys, hindi ko feel na mawawala ka. Yung sobrang, kumbaga sa cellphone, parang user friend. So parang very, mabilis siyang makabisa. Hindi ka malilito. Tingnan natin dito sa information board nila kung nandito na yung information tungkol sa biyahe ko mamaya. Kasi yung mga ATM sa loob ng mga convenience store, hindi ko magana sa ATM ko eh. Ito guys, sobrang laki na. Diba? Doon yung ticketing office guys. In case na pagpunta kayo dito. Ito yung waiting area. And dito nyo makikita yung train information ng inyong trip. So, dahil maaga ako, ayan, dyan na yung train. Oh, sobrang aga. 10-10 pala. Oh, napaaga yung biyahe ko. Meron ng, hindi ko alam kung dyan na yung train ko. Pero kung hindi mo na ako makapag-withdraw dito, ano oras na ba? Medyo maaga pa naman. Hindi mo makapag-withdraw dito, sa Seoul na lang ako mag-withdraw. Let's ask them kung mayroong siyang handbank dito. Haggard be ha, hayaan nyo na. Lang, para ma-rip shops maayos. Anyong? Ah,
Is there any Shinhan ATM bank here? Wala nito. Okay, thank you. So, wala. Oops. Okay. So, wala, guys. So, ang gagawin na lang natin. Hindi ko alam kung bibili ako ng food. Kasi hindi ako gutom right now. Pero baka mamaya magutom ako. Hindi ko na alam kasi kung masarap yung pagkain. Pero at least alam ko na walang delay yung ating train. Ayan tayo oh, sa KTX 74. Sa platform 5. Ayan. 22:10 tayo aalis. Hindi ko alam kung nakikita nyo dyan. Nakita nyo oh, 9:38 pa lang. Hindi ko rin alam dahil naka standing ticket ako. Bibili na lang siguro ko ng something na mangunguya ako dahil medyo baka magutom ako eh. Oo. Although takot din ako sa chan ko dahil baka magloko dahil kanina kumain ako na napakaraming kimchi. Pick up ko na itong gamit. As in, sabi ko, wait, babahan niyo muna ako dahil kumukuloy yung sigmura ko. Ano kaya sa kakain ko? Oops. Ay, may sandwich sila. Ay, itong burger na lang. Ay. Parang masarap. Pero parang burger na lang. Para safe. Parang sarap to ata. Ano ba ito? I love burger. Meat and shoot. Roast fork. So tinidor guys yung niluto nila. So dito na lang siguro ako sa shrimp. Sige na nga, shrimp na lang. No need. Guys, huwag kayong magtaka na gaanyong ginawa sa kanila pa nagbababay. Sabi sa akin dito, yung anyong din is parang goodbye there. Okay. Sabi ko lang yung card ko na baka mawala eh. Okay. So, tara na. Pumunta na tayo sa platform. Para sure. Agidaw. Itong maleta ko malaki na. Hindi pa rin kaya mag-isa. Malaki ka na, mag-isa ka na. Malaki ka na, kaya mo na yan. Late ka. Actually guys, nag-enjoy talaga ako sa stay ko sa Busan. Actually sa buong Korea, hindi ko siya na-expect. Siguro, natutuwa ako kasi binabaan ko yung expectation ko uli. Tapos wala naman, or wala talaga ako expectation sa Korea actually. Wala akong expectation sa Korea. So, nag-enjoy ako sa nangyari. Wait. So, ano yung miss? Hindi pa naman siguro ito. Aga pa naman yun. Kinabahan ako. Ay. See, ang laki na kanila ng train station, guys. Wow. So, maghihintay lang ako dito. Pag may nakita ako mga train officer, magtatanong tayo sa kanila kung tama ang mga desisyon natin sa buhay. Meron din pala itong bilhin ng pagkain. Bye-bye! Parang nakatakot naman dito, walang lapang tren. Napalot. Aga pa naman yun. Okay guys, ito rin yung train. Pero hindi ko alam asan yung standing area. Okay. Maybe I'll take this spot. So ito na guys yung gamit ko. Hindi ko alam saan dito yung standing area. So,
hindi ko alam sa yung standing area. So, dito sa Pagitan, dito na lang ako umupo. Ito yung gilid ng pintuan mismo. Ayun yung pintuan, no? So, ay assume ko na lang na ito. So, pag may someone, dun magdapanong tayo. Like, personally, okay naman ako sa spot na to. Wala man akong problema. Hopefully lang, ito na yon. Siguro natanong nyo, Kuya Francis, ba't dyan ka na po nakaupo? Bakit wala kang maisapuan? Bumila ko ng ticket like 2 days ago and wala nang ticket na available talaga. So available na lang is itong standing. So hindi naman sa akin problema kung nandito ako, mahalaga is makarating ako. Oo, point A to point B. Yun ang objective. Another thing pa dito guys sa Korea, wala talagang nag-check on my experience ha. Ng ticket. Hindi ko na alam kung meron mag-check sa atin today, pero tingnan natin. May quick review dito sa kinain kong burger. Sabi pa naman. Pero tinapay, parang isang linggo na. Lumang-luma. Bala sa post, ano to, throw ba? Sobrang dangerous talaga na ito, be. Kasi kung hindi ko talaga ito nahabol, be, kung naiwan ako ng tren, ay, hindi ko alam paano ko ito susolusyonan. Hindi ko alam kung merong bus. Kasi nagkakaubusan ng ticket ngayon. So, bukas yung flight ko, baka nangyari kung wala akong ticket bukas, mapataxi ako pabalik ng Seoul. So luckily, everything worked well on me. Kung tama yung grammar ko. Oo. Umayon ang lahat sa akin, be. So ngayon guys, umaandar na kami kung napapansin ninyo. Ayan. Tingnan natin kung may maabutan naman akong tren or bus or mapapataxi ako. And hopefully, may mahanap ako na ATM mamaya. Ay, wala na akong pera dito, be. Nag-travel ako, guys, na naman ng walang pera. I mean, walang cash. So, may pera ako, wala akong cash. Hindi ko alam, guys, kung less yung ingay dun sa loob ng mga kwarto, ano. Pero, ang maganda dito sa pwesto ko, I have my privacy. Tignan mo, oh, solo ko tong area na to. So, kahit mag-ingay ako dito, wala akong maistorbo. Diba? Kasi nung nakaraan, mahirap din nung nandun sa gitna, lalo na yung pwesto ko nung magkaharap kami nung matanda. So, makati yung lalamunan ko, hindi ako makaupo, pigil na pigil ako. Tapos, siyempre, pag nandun, iba yung kilos mo sa ganito. So, ayan guys, meron atang checker. Tingnan natin kung mag-check siya ng ticket natin. Ayan, ayan. Ito guys, yung parang pinaka-inspektora nila. Diba? Nakita nyo? Parang wala silang pakialam dito. Dinaanan lang ako. Alam mo nyo, nag-check na ako. Ticket ka ba? Parang wala akong ticket. Ayan guys, may natatanong na ako. Parang ako tonight, merong mag-check na ating ticket. May natatanong na ako sa kabilang pagod. So guys, andyan na. Para tingnan yung nag-check, tingnan natin kung i-check yung ticket ko. So ito na guys. May nag-check na guys. Fairness. So ngayon beto na. Dumating na kami ngayon dito sa Seoul Station. And from here, mag-take na lang tayo ng I don't know. Bus? Taxi? Kailangan ko muna ng pera. Kasi hindi ako sure sa taxi kung
gagana yung cards ko or tumatanggap sila ng card. So, last time oo, pero hindi ako sure eh. Pero I think, so, siguro mag-withdraw muna ako. Ito na magagamit ko din naman yung pera bukas pag nag-shopping ako. So, medyo challenging na ngayon guys yung pagbubuk kasi syempre lahat kami nito dumating. Lahat kami ito nakangailangan ng taxi. Request again. Tapos walang taxi tumatanggap. Ahil ang nakakaloka. Actually, nilayuan ko na nga lumakad pa ako ng konti. Para at least, di ba, hindi ako makisabay sa bulto ng mga pasahero. Sana may tumanggap guys. Ayoko naman magbayad ng sobrang mahal. Meron ditong option. 46,000. So, magkano yun? Ilang libo yun? Parang OA naman, 5 kilometers lang ba eh. Pero pag wala na option dito, baka yun yung kagating ko maya maya. Ngayon guys, nagpapakipot lang ako. Humohopya. So guys, pinatulang ko na lang dito guys yung panangongontrata. Kahit medyo mahal, pinilaban ko na. Yeah. Okay, okay. What? Very heavy. You know? Hindi kaya ni Lola. Yeah. Okay. So, kahit... Okay. Automatic pala ito, B. So, kahit mahal, sige. I think automatic naman ito. Ayan. Automatic ba yan? Diba? Automatic sila dito, be. So, actually, nag-book din ako, be, kanina ng mas ma-doble. Kasi, parang mini yung ano, yung sasakyan. Pero, ayun, pinatay niya ng ilaw. Pero, dead man na lang. Eh, address, give to you? Yeah, address. Okay, okay. Transfer Korea TV. 8. This one? Ay, no, hindi ko alam. Is it this one? No. No? You're the English? I. You English? Yes, English. Address in Korean. Get there if you have correct Korean address. Ano po ba? Ah, may Korean address. Address. Okay, wait. Sabihin ko na lang. Can we go to Hapjong Station? Hapjong Station? Near, yeah. Near, wait. Station. Okay, Hapjong Station, okay. Yeah, and then I know already from there. Yeah, wait. Hap. 들어가, 앉아. You know. Host. 너도 들어가, 앉아. 들어가서 밥 따뜻한 밥이나 밥 한 그릇 먹고 자. No, it's Hapjong Station. Hapjong Station, then I know already from there. Gate number, Hapjong Station gate number. Exit 1. What? Exit 1. 1? So, gate number. Hapjong Station, this one. 1? Yes. And then, here. Hapjong Station, then here. How about this one? Wow, 신촌 노인을 잡수 있지. 리얼? Here, yes. 리얼? Yes. 수진네 허브시다.
수진내 허브 식당. 합정동 수진내 허브 식당. 너 어드레스 너. Just 합정 합 from 합 sorry 합정 station. Then from 합정 station near only. Okay, okay. 합정 station, okay. This one, 합정 station. Then I will. Okay. 합정 station. 합정역 근처. 네. I will give 근처에 내려주면 되나요? 예를 들어, I will give you wait the instruction when we get to Hapjong. To Hapjong. Okay, Ines, address. Okay. Address? This one. 아니야, 아니야. 그렇게 못 찾아. This one, yeah. Okay. Ino Hostel? Yes, yes. From now on, the Hongdae. Oh no, no, 잠깐. Ino Hostel. From now on, the Hongdae. Okay. Yes. Yeah. Yeah. 이거. 한다, 한다. Ino Hostel from Naunji Hongdae. Ino Hostel from Naunji Hongdae. 점 파란 하늘에 핑크빛 구름 내 손에 날개 줄 chocolate. At dyan na nga nagtatapos itong ating video ngayong gabi. Kung nag-enjoy kabi, huwag mo kalimutang i-like, share, at syempre, mag-subscribe ka na sa aking channel at huwag mo kalimutang i-follow ako sa aking social media accounts. At bago matapos ang ating video, isang pangmalakasang shoutout muna sa ating mga channel members kay Tita Gayi, kay Cecil Garcia, kay Mark Angelo Molina, kay Jerry Rose, Georgian Seni, Serenityo, Angeli, Mariluz Abiton, Ivy Huvelar, M. Oliveros, Joy Novello, Ronilyn Quijana, Sandy, Joanne Castro, Sarah Jane Maglonso, Jovis Flag, Carmelita Floren, at half Filipino Austriano. Subscribe sa kanyang channel. At Judy Ann Matutina. Be, kung gusto mo rin sumali sa aking channel members, huwag mo kalimutang i-click yung join button sa tabi ng subscribe or pumunta lang sa description box para makita yung link. So, see you tomorrow, be. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!